Pag-aralan natin, mga ka-taxpayer kong minamahal. Masayang panahon po sa inyo. Pag-aralan natin ang disallowed compensation due to non-withholding. Ayan. Pag pinag-aralan ho natin ito, maiwasan ho natin na yung ibinayad nating pera sa ating mga empleyado ay hindi natin magamit para ho ma-reduce natin ang income tax natin. Yun ho yung topic natin sa araw na to at iniimbitahan kita na sumali po kayo. Pero bago ho yan, gusto ko sanang ipakita lang ho sa inyo to, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung kompletong discussion ay makukuha ho ng mga members ko na nasa expert level. Ito po, expert level. So, sang katutak ko yung ilalagay ko diyang mga analysis and protest kung magiging member kayo ng ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong pagkakataon, nire-request ko sana na i-copy-paste po ninyo itong link na to sa mga network, social network or social media na kayo po ay miyembro. Ngayon po, ang kailangan ho nating makita ay paano ina-analyze ng ating Court of Tax Appeals ang disallowance of compensation, wages, salaries, allowances na ibinibigay natin sa ating empleyado. Bago ho yan, ito ho yung dapat nyong tandaan, tax bookkeeping, dapat ho yung inyong libro ay correct entry po ang nakasulat. Okay? Correct entry. Ngayon, para ho magkaroon ng correct entry, nasa chart of account ho niya yan eh. Yan ho yung pinaka-importante. Meron ho kayong chart of account. Kung wala ho kayong chart of account, definitely, 10 accountants ninyo, 10 rin yung iba't ibang klase ng entries ang gagawin niya sa libro nyo. So, mali na kagad. Number 2 ho yung documentary accounting. Ito, sabi ho ng ating Supreme Court, kung mapanood nyo ho yung aking mga previous video, may credible evidence kayo. Ngayon, ang tanong is, ano sir, Mr. Tax Specialista, ang credible information or credible evidence na kailangan naming number 1, i-develop, number 2, itago, at number 3, i-provide sa BIR during audit. Yan lang ho, napakasimple. Number 3 na pag-aaralan natin, reportorial requirements. Ano ba yung reportorial requirements at ano yung content nila? Ngayon, napakaganda ho nitong pag-aaralan natin because mismong galing na ho sa Court of Tax Appeals at pwede naman ho ninyong i-download ho yan. Ito lang ho yung itatype nyo sa browser nyo or itong dalawang to. So, ang tapang ho ni Surplus Marketing Corporation, dinemanda niya ang BIR through Commissioner of Internal Revenue. Ine-encourage ko ho lahat ng taxpayer na i-demanda ho ninyo ang BIR, pati na ho yung mga opisyalis ng BIR, pag kayo ho ay ginagawa ng kalokohan o katarantaduhan, i-demanda nyo ho. Napakabuti ho ng court natin, lalong-lalo na ang Court of Tax Appeals, at sumunod na ho dyan yung Supreme Court because patas na patas ho sila. Based lahat sila sa credible evidence. So, kailangan ho, sir, gawin nyo yung credible evidence. Ang problem ho ng taxpayer, hindi marunong mag-develop, mag-maintain, gumamit ng credible evidence. Pag-usapan ho natin yan mamaya. Ito po yung naging desisyon ng ating Court of Tax Appeals sa problema ng withholding tax on compensation. Mapapansin nyo, paikot-ikot yung nilalagay ko dyan kasi ang naging basis ng BIR, kinuha ng BIR yung audited financial statement at kinumpir yan sa Alpalis. So, nung na-compare, sabi niya, mas mataas yung audited financial statement sa Alpalis. So, therefore,
Yung difference nilang dalawa is hindi subject sa withholding tax. Yun ho yung naging buod ng kwentong to. So, pag-aralan natin paano dinepensahan at ininterpret ng ating magaling na Court of Tax Appeals yung mga dokumento. So, ito po yung presentation. Ito po ang naging findings ng BIR sa kanilang Final Decision on Disputed Assessment. Ang naging not subject to withholding tax is ito po, 9.4 million, minultiply nila ng 32%. Ang bigat, ano? Kaya 3 million. Ganito po, lalong-lalo na yung mga tax specialista na nanonood sa akin. Ang i-check yung unang-una rito, tama ba yung 32% na rate na gamitin? Okay, yun lang. Wala naman dapat kayong isipin eh. Number two is, magkano yung basic, kasi pinag-uusapan dito eh, yung withholding tax eh. Eh, kung may withholding tax na dapat bayaran, pag binayaran nyo yung withholding tax, hindi nyo nababayaran to. So, hanapin nyo yung withholding tax. Ano lang ho yun? Singit kaalaman. Siningit ko lang kasi napipikon ako dito sa binabasa ko. Okay. So, ang isosolve natin is disallowed. Nawawala ako. Disallowed compensation due to non-withholding. So, paano nagkaroon ng non-withholding? So, titingnan nyo ngayon, amount not subjected to withholding tax. Ito yon. So, sa nakuha, pinikap daw sa financial statement, makikita nyo yan, at pinikap sa Alpalis. Ang unang dapat gagawin ng mga accountants, bookkeeper, alin ba yung in-report sa income tax return? Number one, ito bang 75 o itong 65? Yun yung dapat nyong tingnan eh. Kung di-report yung 65 at hindi naman yung 75, eto walang under-declared o disallowed compensation. Diba? Kasi ang di-report 65, hindi naman 75. Pero kung di-report yung 75, may posibilidad na merong disallowed compensation. Ganun lang ho tumingin eh. O ngayon, ayan. Ito ho ngayon yung nasa book libro. O, yung detail daw. So, ang salary is 74 million. Ang PhilHealth is 6 million, etc., etc., etc. Kaya, 94 million. So, nung chinek daw nung court, yung court mismo, ayan o. Oh, nag-check. May notes to financial statement na 94 million. So, nagkaroon ng reconciliation. 94 billion, ito ho yung mga non-taxable expenses. Kaya, ang item na lumabas is 80. Yung nasa ano is 80 rin. So, ang difference per Arpalis is 157,000 lang. Sabi. So, no, inisa-isa. So, total, in-identify yung mandatory contribution tsaka yung, ayan, mga salary. Kasi nga, yung salary doon sa 1604 CF o SINA lang ngayon, kasama ho yung previous employer at tsaka yung minimum wage earner. So, dapat tanggalin yon. So, the difference is 2.5 million less. Ito ho yun. Ito yun eh. Inaisa-isa. Ito yun oh. Employer share. Okay. Ito yun. So, inaisa-isa. Employees benefits, 3 million. So, ito po yun. Ito kasi, mga bossing ko, hindi ho yan nire-rec. Pag, as far as bookkeeping is concerned, hindi ho nire-record yan sa salaries and wages. At hindi na rin ho yan nire-report sa financial statement at salaries and wages. Yan ho yung mali ng taxpayer. Okay?
So, ano ang tamang entry? Okay. Magkakaroon ho tayo ng tax bookkeeping para lang dito. Para dito sa kasong to. Para hindi ho kayo nalilito, sir. Tamang bookkeeping. Okay? Ang sinasabi ko lang sa inyo, kaya may deficiency tax, mali yung bookkeeping. Oh. Sinama to sa salaries and wages, eh hindi naman dapat. Ay nako. Oh, eto 'yon. Therefore, unsupported de minimis benefit is nagkaroon pa ngayon ng 3.2 million. 'Di ba? Eh hindi naman to de minimis eh. Direct expense to ng company. O, yan ho yung mga mali dito ng company. Retirement benefit. O, yan. Nagsabi rito. Retirement benefit by the official under pension plan shall not be included in gross and shall be exempt. In this case, we agree with the CPA that the retirement benefit amounting to present current cost reflected actuarial. So, hindi ho talaga totoong nangyari. In summary, ayan, difference ng alpha list is 157. Salaries. Disallowed salaries. So, ang total disallowed is 7 multiplied by 7.24. Ang deficiency is 563,000. Okay. Bakit daw naging 563,000? Bakit ginamit yung 7.4? Ito. Ginawang average. Ito pong paggamit na to, eh may consent yung taxpayer eh. Huwag mong ibigay yung consent mo. Kaya ako nga sinasabi. Pagdating ho sa compensation, hindi ho weighted average. Ito total yung compensation lahat ng empleyado tapos imumultiply ng weighted average na 7.24. Kahit saan ho kayo tumingin sa tax code, walang 7.24 na tax rate. Para sa compensation, wala ho. Ang problem sa taxpayer, sa umpisa pa lang ng audit ng BIR, nagko-coordinate saka cooperate na siya. Mali eh. Mali. So, pag gumawa ho kayo, lalo na ngayon, nasa examination tayo, sa assessment, sa umpisa pa lang, sasabihin ninyo anong gusto ninyong computation ng withholding tax deficiency sa withholding tax compensation. Ganun po yun. So, ngayon, ang gagawin ho natin, sa susunod, kasi hindi naman tayo pwedeng mahaba rito, tuturo ko ano yung dapat na accounting entry. Ayan, sabi ko nga sa inyo eh. Ano yung correct accounting entry para ho sa kasong to? Specific na to. Ano yung documentary accounting para sa kasong to? At ano yung laman ng reportorial accounting? Pag sinabi natin reportorial accounting dito, isusulat ho natin dito mga ka-taxpayer kung minamahal, yung dapat laman ng audited financial statement mo, laman ng income tax return mo, at laman ng 1604C or CF. Okay? Dapat itong tatlong to equal. Pag equal yan, edi walang liability. Actually, meron ako ituturo sa inyo. Medyo radical siya, pero wala kayong deficiency tax. Magbabayad lang kayo ng compromise penalty, 25,000. Wala kayong babayarang 563,000 or wala kayong babayaran ditong deficiency income tax na nang laki-laki, 25,000 lang. Radical yun. Napaka-radical. O, 5.9 million. Ako, may alam. Paano gagawin? 25K lang. Compromise penalty babayaran nyo. Pero ayokong sabihin dito kasi matututo yung BIR pag sinabi ko yung technique. So with that mga ka-taxpayer kong mahal, iniimbitahan ko ho kayo sa mga dapat yung susunod na gagawin. Maraming tatanong, sir eh, anong next move? Ay, tinuruan mo nga kami, ano bang next move? Unang-una, yung laman nito, sumali kayo sa expert level sa YouTube. Mas mura ho kayong pumunta ron kaysa lagi kayong aatin ng webinar ko kasi gagawin kong webinar ho ito. Okay, pwede kayong umatin, may malaking bayad. Kaysa umatin kayo, huwag na nga. Pwede ho kayong bumili ng template sa akin, mga ka-taxpayer kong minamahal.
tungkol ho sa mga kaso na gusto ho ninyong sagutin ng inyong tax specialista. May bayad ho yun. Oo. Templates. Po, para sagutin ho ito, pwede ko kayong gawa ng templates. Walang problem. Ang objective ko ho kasi sa paggawa ng ganitong mga video, huwag na kayong makarating sa preliminary assessment notice or final formal letter of demand at hindi kayo makarating sa court. Kasi pag pumunta kayo ng Court of Tax Appeals, magbabayad kayo ng judicial fee, 1% ng deficiency taxes nyo, katama interest, surcharge, penalty. At babayaran kayo pa lawyer. Eh mas matipid kung lalabanan natin sa NOD pa lang, notice of discrepancy, kung maayos natin doon. Madali naman. Or, bago kayo mag-file ng financial statement, bago kayo maglagay ng entry sa libro nyo, mas tipid yun. Ha? Kasi, buwan-buwan, ginagawa nyo to. Buwan-buwan, mali ginagawa nyo. Diba? Napaka-tedious naman yun. Mali-mali. Nagbabayad kayo ng accountants. Mali pa rin ginagawa. O, edi kayo nalang gumawa. Diba? Wala pa kayong babayaran. Ninyo ko babayaran. Initial lang, kasi tuturo ko sa inyo. Yun yung tinatawag natin na coaching. Ayan. Pwede ho kayong mag-enter sa akin sa coaching. Pwede kong i-coach kayo paano isosolve yung assessment nyo. Paano yung tamang documentation ng inyong accounting at tamang bookkeeping. So marami tayong pwedeng pag-usapan. Ini-invite ko rin kayong umatin na aking webinar. Pwede ang webinar natin in-house. Actually, wala nang in-house ngayon. Puro webinar na nga. Ibig sabihin lang ng in-house is yung mga empleyado nyo lang o group of companies nyo yung a-attend, or pwede kayong matin sa public seminar natin. At yung huli, pwede nyo pong kunin ako o aking mga tax specialista, tax case management. Medyo may kamahalan ho yan, pero ina-assure ko ho sa inyo, masosolve ho natin yung problem ninyo at ang objective ho natin ay hindi ito ma-repeat. Nakapanood ho ako ng dagdag kaalaman lang ho. Nakapanood ako ng Korean novela at alam ko naman sa mga Pilipino novela, Korean novela, Pinoy novela, pare-pares lang naman ang tema. Sabing ganun sa napanood ko, juvenile etc. napanood ko. Sabi sa Korean novela, kailangan nating parusahan itong mga batang ito because ang objective natin para hindi nila ulitin yung mga nagawa nilang kasalanan sa ibang tao. Mahinto na yung mali. Sana ganun din ang kaisipan ng ating mga taxpayer na nakikinig sa araw na to, nanunuri at saka nangungutya. Ang objective ho ng ating video at pagtuturo ay hinto na ho natin ngayon yung unang-una paglalagay sa mga BIR officials at government officials kahit saan pa yung departamento. Hindi ho tama yon. Pangalawa, itigil na ho natin yung mga maling ginagawa ng ating mga bookkeepers, maling ginagawa ng ating mga accountants, maling ginagawa ng ating mga auditors or CPA, maling ginagawa ng mga lawyers. Okay? May paraan ho. Itama natin, sumunod tayo sa tax laws, sumunod tayo sa regulations, sumunod ho tayo sa jurisprudence. Nakasulat na ho lahat. Naka-matrix na nga eh. Kokopyahin nyo na lang. So yun ho yung buod ng ating pag-uusap at pag-aaral. Sana po ipagpatuloy nyo po pa yung pag-aaral nyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga desisyon ng ating High Court, Supreme Court, at ng Court of Tax Appeal pagdating sa taxation. With that mga taxpayer ko mamahal, peace and happiness be with you for life. Masayang panahon po sa inyo. See you sa susunod pong video.